Yan, hello mga kapamban. So, ang discuss naman natin ngayon is we'll discuss about the play to airdrop. So, yan, pupuntahan natin yung play to airdrop. Okay, so play to airdrop natin. Ayan, oh. So meron tayong 7 out of 41 achievement dito sa play to airdrop. Total honor points natin is 1,400. So, for you to increase the number of honor points you have, ito yung mga gagawin nyo. So, nandito, nakalagay naman, it will end on May 2. May 2, okay? So, 1,400, ito. So, battle days natin, tuloy-tuloy lang ang pag-grind mga lords para ma-meet nyo yung pinaka-maximum dito, 3,000 yan pag natuloy-tuloy nyo yung paglalaro. Pag-grind, paglalaro ng, ito, ng Wild Forest, syempre. Battle wins, syempre, dapat tuloy-tuloy din ang panalo. So, kung naglalaro kayo, aside from playing, tuloy-tuloy nyo rin yung panalo. Kasi pag nanalo, habang nananalo kayo, maximum of 2,000 wins, yun yung maximum naman na makukuha nyo na honor points, okay? So, battle wins. Then, yung airdrop PVP, ito. So, yung premium battle pass, yun. Kung medyo late na kayo nagpumasok sa Wild Forest, simula nung nag-start ako mag-create ng video, 15 days kasi yung required para matapos yung premium battle pass. So, you need to win at least 3 games a day hanggang 15 day bago ma-activate tong yung PVP. So medyo ito 500 lang naman to. So hindi naman ganoon kabigat. Pero kung yun nga, if you win games dito medyo mabigat. So ito kung lagi kayo naglalaro, tuloy-tuloy lang yung paglalaro nyo, mamimit nyo at mamimit nyo to. Kahit mga 10 to 15 days or sabihin natin meron na lang tayong remaining na 7 days to go, kaya nyo pa tong habulin mga lods. Tuloy-tuloy lang ang grind. All right? So battle pass progress, syempre kung yun, hindi mo man makuha yung level 15 or yung 15 dito sa yung day 15 dito sa premium battle pass, pwede ka naman mag-progress doon sa battle pass. Okay? So, kahit mga level 25, 50, eto naman, nakadepende doon sa task. So, kung natatapos mo yung mga task, you will level up. So, ngayon may 400 na tayo dyan. No? So, level 10 na tayo. And yung previous video natin, di ba, nag-level 15 tayo doon. So, papunta na tayo level 25. Alright? Saan ba nagkakaroon ng mabigat na puntos? So, dito, baba tayo ng konti. Siyempre, doon sa unit level up, 200 lang yan. Unit rank up, nasa 300. Then, yung connecting yung wallet, nasa 200 yan. Premium battle pass. Ito, premium battle pass, kung ma-activate mo yun, season 1, may 200, 500, 200. Okay? So, season 2 is 2,500. Okay, and then seasonal leaderboard. Ito yung top 1,000. Ito yung kaninang binanggit ko. And then, ito. Account age. Pati account age meron. NFT holder. Yan. Kung gusto nyo talagang pumaldo yung inyong honor points, ito yung pwede nyong gawa na. Ito dito. So, dito. Kung meron kasi kayong legendary na Lord. Meron yung legendary na Lord plus 12,000 kagad yun. So, legendary na Lord plus 12,000, 20,000 sa Mystic, naku grabe. Plus 20,000 yan. Eh what if meron ka ng legendary, meron ka pang Mystic. So, imagine mo yung 32,000 kagad. So, yun. That's a good investment yan kung yan yung kukuhanin nyo. Kung meron kayong Mystic plus 20, no need to play, no need to grind. Dito pa lang 20,000 plus dito 12,000. Kuhanin mo na kaya lahat ng set, 'di ba? Isang set na agad, rare, epic, legendary. Pag nakuha mo lahat 'yan, nako. Baka pumasok ka dun sa top 4,000. Tapos skin, walang problema. So skin, meron kang full set. Pero dito talaga nagkakaroon ng mabigat. Dito mabigat talaga sa Lord. Pag may Lord ka, papa-epic man 'yan, epic, rare, legendary, or mystic, mabigat yung ano niya, mabigat yung dalang points niya, mga lords. So, yan, sa units, sakto lang. Then, sa tier, sakto rin lang. Pag kahit naman masagad mo to, medyo mabababa lang yung points. Pero, dun nga talaga ang matindi. Dun ang matindi talaga sa lord. Pag meron kang ownership ng NFT lords, dun talaga medyo bumibigat. So, tignan natin, no? Ito, 216. Yung top 1 natin is 216,000. So, kung may 20,000 ka, saan kaya papasok kung bibinin mo lahat naman? Parang papasok ka talaga sa top 4,000, mga lods eh. Oh.
papasok ka dito kasi yung honor points mo kung meron ka nung ano, mistake. So ka ba, top 10 natin nila. Top 10 natin, 66,000. 66,000 yung top 10. Yun yung points niya, na on, yun yung honor points niya mga latsa. So imagine mo, kung meron ka nitong ano, kung meron kang nito, kano to? 20 plus 12, 32,000 plus meron ka pa ditong 11,500. So kung kumpletuhin mo tong set, meron kang at least 40,000, no? Mahigit 40,000 yan. Tama ba? So 32 plus 11. So meron kang 43,000 na score. So pag tinignan mo yung scoreboard, 33, saan ka papasok? Tapos gawin mo pa yung ibang task, di ba? So papasok ka talaga sa top 4,000 mga lods. Pasok na pasok ka, sobra-sobra pa. Dito, papasok ka dito sa top 100. Pasok ka sa top 100. Yan, pasok na pasok sa top 400. No need to grind. Pasok ka na agad sa top 400 kapag meron ka ng mga NFTs na nabanggit ko. Ganong kabilis lang. So yun nga lang, medyo may kamahalan nga lang yun. Pero kung gusto mo lang talagang mag-invest, and hindi natin alam pa yung presyo ng WF tokens, what if medyo hefty rin yung ano yan, yung price ng WF token. So baka makompensate niya yung ano. Hindi ko alam eh, wala pa tayong idea kung magkano yung value ng WF tokens. Pero if you want to invest in something na good game, maganda yung graphics, maganda yung laro, maganda yung diskarte sa laro, so ito yung type of game na gusto mo, di ba? Why not, di ba? Tapos ito, this is a free, ito yun, no? This is a free distribution of WF tokens to all qualified players lang. So sabi ko nga sa inyo, top 4,000 lang yung mabibigyan ng WF tokens. And yung tokens na i-allot sa'yo is depende sa, most likely depende sa ano, sa level or pang ilan ka dito sa scoreboard. So itong link na to, available to pag nagpunta ka dito sa game. Going to here, tapos click mo lang itong manage NFT on web. O yan, click mo lang yan, mapupunta ka na dun sa, dito sa ano na to, sa link na to. Mapupunta ka dito. And makikita mo na yan kung ano yung mga question dito, frequently asked question. Yan, how do I join play to airdrop? You need to install Wild Forest. Yun nga, Wild Forest is available sa SkyMabis and pwede mo i-connect yung iyong Ronin wallet para mag-activate yung play to airdrop. Kasi lahat ng mga NFTs, tokens will be rewarded or submitted or airdrop. Sabi nga nila, airdrop to your wallet, sa Ronin wallet. Okay? Can I join play to airdrop if I haven't played Wild Forest before? Siyempre, pwede yan. Kasi nga, bago nga lang tong game na to. So bago lang, nasa ano lang to eh, no? Early access pa lang to. Kung titingnan nyo, pag tinignan nyo sa Google Play Store, pakikita nyo early access yan. So how will the rewards be distributed? Ito yung tanong ko kanina. So the top 4,000 players with the most honor earned during the play to airdrop event will be rewarded with WF tokens. Additionally, all other players with 4,000 plus honor will join an airdrop raffle and share 1,000 extra spots. Okay, so yun. So kung basta maabot ka sa 4,000, matik meron ka makukuha or may chance ka makakuha ng WF token. So yan ha. So WF tokens, top 4,000 na players. And then, season 1. So sabi nga dito, 4 weeks. Planning to have season 2. Siyempre meron. So, kung di natin nabutan yung season 1, abangan na lang natin yung season 2. Baka mag-reset yung mga points. Baka makahabol tayo doon sa season 2. Alright? Then, honor points are earned for completing yung mga achievements or holding, ito ang matindi, Wild Forest NFTs. So, kung gusto mo talagang makasama doon, matik, pasok doon sa 4,000. Nabanggit ko na yung sikreto kanina. The easiest way to join yung top, yung elite na 4,000 na yun is, to hold yung Wild Forest NFTs. Okay? And then, the more honor you accumulate, the higher position, your position to the play to airdrop scoreboard. And the more airdrop tokens you'll receive. Eto, yung sinasabi ko. So, the more points you have, yun nga, mas marami kang tokens na marireceive. So, with that, so, yun lang muna for this video. I hope na may natutunan ulit kayo dun sa video na to. So, all about play to airdrop yung diniscuss natin. Marami, medyo marami-rami. Pero, kung gusto nyo ulit basahin, just go to this one. Pasyalan nyo lang yan. Click nyo lang tong manage NFT on web. Then, makikita nyo na tong
site na to. So everything you need to know nandito, quest, mapa quest, doon nandito. So nandito yung quest, ilan na yung points na accumulate mo, makikita mo naman dito sa scoreboard kung sino yung nasa top, mga top players, and then of course yung some frequently asked questions nandito naman sa iyo. Okay, so with that, so yan, sana may naitulong and hopefully makapasok yung mga gustong makapasok to sa top 4,000. Bibigay ko sa inyo yung secret sauce. Hopefully, matake advantage nyo yan. And moving forward, you'll be also supporting yung ating stream. So, dito sa Wild Forest. Alright? So, stream tayo, maglalaro tayo, and then we'll give out some tips kung paano mag-progress dun sa laro na to. Okay? So, that's all for this video. Thank you and God bless everyone.